Welcome and welcome back sa ating bagong video, mga boss. I-share ko lang ang bagong video na pinagkakakitaan ko ngayon. Ito ay nakita ko lang din sa Facebook page na sinalihan ko. Muha ako ng 4 na layout at may 4 na sample ng designs ako para may pagpipilian ng mga customers ko. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa, kung ano ang mga materials na ginamit ko, at i-share ko na rin ang konting tips kung paano mag-cut ng Sintra board. Magsimula tayo sa stickers. Ito ang printable iTech vinyl na maaari nyong mabili sa online. Ginamit ko ang Quaff Glitter Phototop at ito ay may sukat na A4 size. Ito naman ang ating 5mm na Sintra board. A4 size din ito. Binili ko rin ito sa online. Madali lang naman ang pagdikit ng sticker sa Sintra board. Ito ang paraan na ginagawa ko para sa pagdidikit. Kung may nalalaman kayo na mas madaling o mas madali na paraan sa pag-cut, pwede nyo itong i-share sa comment section sa ibaba. Maaaring magkaroon ng bubbles yung design kung hindi nyo ito maayos na maidikit sa Sintra board. Nabubuo ang mga bubbles dahil sa hangin na natatrap o natrap sa sticker. Bago din natin idikit ang sticker, kailangan nating tandaan na linisin nyo muna ang Sintra board para mawala ang mga maliliit na alikabok na nasa board. Ayun, nadikit na natin ang sticker sa Sintra board. Maaari na natin itong i-cut. Ito ay ang mga kailangan nating gamit para sa pag-cut. Meron tayong C-clamp, cutter, at metallic ruler. Maaari nyo itong gawin sa inyo at napakadali lang. Kung ganitong paraan ang gagawin nyo, hindi na natin kailangan gumamit ng puwersa sa ating kamay dahil sa C-clamp na siyang nagpapanatiling steady ang board habang nagka-cut tayo. Kailangan kasi kapag nagka-cut tayo ng Sintra board, straight at tapat pantay yung pagka-cut natin. May katagalan nga lang ang ganitong proseso, pero mas okay na ito dahil may mas control ka na sa pag-cut ng board at hindi ka pa masyadong mapapagod. Pagkatapos makat ang mga sobrang bahagi ng Sintra board, pwede na nating i-cut ang bawat parte ng ating nameplate. Ngayon, i-cut ko na lang ang mga maliliit na parte ng nameplate at pwedeng hindi na natin gamitin ang C-clamp para mas madali. Madali lang ang pag-cut kung maliliit lang ang parte nito. Dahil tapos na nating i-cut ang bawat parts ng ating nameplate, pwede na natin itong buuin gamit ang pandikit na tinatawag nilang Sino. Nasa online ko rin ito nabili. Napakadali lang ang proseso sa pagdidikit kasi ilang segundo lang ay dumidikit na ito. Isang drop lang ng Sino ang ilalagay ko at iwasan ang sobrang dami na ilalagay mo kasi maaari itong dumikit sa kamay mo at mag-iiwan ng dumi sa design.
Gumamit ako ng extrang Sintraboid para sa huling bahagi ng ating office desk nameplate. Ito ang ginawa ko para eksakto kong makuha ang sukat. Ito na at tapos ko na ang paggawa ng office desk nameplate. Maraming salamat sa mga taong nag-share ng ideya kung paano ito gawin. Maraming salamat sa panonood at peace out. What we do here is go back.